Ako'y tutula, mahabang mahaba. Ako'y upo, rog na po. Isang napakagandang umaga, hapon, araw. Magandang araw sa inyong lahat, mga Ginoo at Ginang nanonood ngayon ng ating Pinoy version na unboxing. O Pinoy version, paano pa Tagalog ng version? O Tagalog, na pagbubukas ng kahon para sa bagong produkto mula sa Asus. Ito yung ating Asus Sonar Pibus na sound card. Ngayon, alamin natin ano ba ang mga features nito. Alamin din natin kung ano ba ang special para dito, ba ang special dito sa produktong ito. At alamin din natin kung napakaganda nga ba ng sound card na ito. Okay, so joke lang kanina na masyadong formal yung Tagalog natin. Anyway, baka napansin nyo kanina may gray yung kamay ko kasi nagmo-mold ako ngayon, nagpipaint ako. Pinipaint ko ngayon itong titanium PC. So currently ongoing pa siya. So hopefully matapos ko yan before November 28 or before the deadline ng Cooler Master Mod Contest 2012. Kaya sana bumoto rin kayo, mga nanonood at mga viewers natin dyan sa mga harapan ng computer nyo. Anyway, ito yung ating ngayon na unbox, yung Sonar, yung Asus R Republic of Gamers na Sonar Pibus with gaming sound card with ROG command. Yun yung gusto ko sabihin. Anyway, itong Sonar Pibus, yung Pibus, kung tataka kayo, saan kaya galing sa itong Pibus? Yung Pibus kasi ay galing sa pangalan ng girlfriend ni Winslow, si Pibi. Joke lang. Lapit ka dito, cameraman. So yo, tingnan lang natin ilang mga sa mga features ng Pibus na to. Una, ROG command. Katulad ng sinabi ko sa inyo, ano kaya yung technology niya, malalaman natin later. Tapos meron siyang control box. Nakokontrol yung volume, may mic din siya, tapos pwedeng lagyan ng may headphone jack siya at saka microphone jack. Tapos meron din siyang 118 dB signal to noise ratio siya. So bali 4 times siyang mas malinaw kaysa sa mga average na sound card natin. Tapos meron din siyang 600 ohms na headphone amp. So para kung meron sakali kayong o addict kayo sa mga headphone na magaganda, tapos gusto niyo tunog niya magaganda, so ito yung sound card nito, makakatulong siya para ma-boost pa yung sound clarity o sound na quality nung headphone niyo. Katapos meron din siyang Dolby para sa mahilig sa manood ng mga pelikula. Katapos meron din sa Sonar na GX3.0 game audio engine. So well, yun na ang purpose niya, is talagang maging malinaw yung sound details ng sound. At saka syempre kung naglalaro kayo ng first person shooting or kaya ng ibang games, may preset siya na pwede niyo baguhin. Okay, alamin na naman natin yung laman ng box. Ganda ba? Kita pa? Kita? Yan, yan ang laman ng box. Okay, dumako ngayon tayo dito sa ROG command. Discuss lang natin ng konti kung ano yan. Well, itong ROG command is dalawa yung pwede niyang gawin. Halimbawa, meron kayong headphone na mayroon siyang built-in na mic. Ngayon, syempre, halimbawa, nasa LAN party kayo, okay, nasa competition kayo. Medyo crucial yung laro. Katapos, maingay. Gusto mong maintindihan ka ng kasama mo, so may mic ka. Kasi sobrang ingay pa rin ng background, imbis na marinig ka nung kakampi mo, dun sa gusto mong i-command sa kanya, hindi kanya maintindihan kasi maingay nga yung background mo, lalo na kung marami kayong fans na sisigaw, "Woo! Galingan nyo!" Ganon. Ngayon, anong gagawin nito? Ang gagawin nitong ROG command na to, since na nakikita nyo ito, itong control box na yan, may mic ngayon yan din, may built-in mic yan. Ang gagawin niya, kukunin niya yung kung ano yung mga noise sa paligid, katulad nung nandyan. Kinukuha niya ngayon yan. Katapos, imaminus niya yung tunog na yon para yung mic mo, yung itong nanditong mic mo, ginagamit mo, yun lang yung maririnig ng kakampi mo. Galing, no? Ngayon, kung halimbawa, ayaw mo ng mic, headphone lang gusto mo, wala kang, hindi ka makapagsalita, paano ka magkukuman sa mga kampi mo, nandun sa kabilang table. Ito naman, ang control box na to, katulad na sinabi ko sa inyo, meron siyang built-in mic. Tapos, ngayon, ang magtataka ka, paano ka maririnig no ng precise? Meron siyang 30-degree na cone. Yan. Para precisely, makakuha niya, masagap niya yung boses mo, yung alam mo yung sinisigaw mo dun sa kakampi mo. So, yan lang yung simple na ROG command. Sobrang simple, pero malupit. Makakatulong yan sa mga gamers, lalo na sa mga lumalaban sa international mga
contest ano na ng Cyber Games, World Cyber Games ba 'yun? So 'yun. Katapos ngayon, tingnan na natin yung ilan pa sa mga features. Meron din siyang hyper grounding technology. So yung PCB design nito iba. Mas built siya sa quality ng sound card. Katapos meron din siyang digital to analog converter. Tapos meron din siyang headphone amplifier. So katulad ng sinabi ko sa inyo, para sa magagandang headphones. Ngayon, buksan na natin yung box. Hinihingal na si cameraman. Lakas ng hingay. Ano yun? Tabing muna natin yung box. Okay, so ito ngayon yung laman ng box. Tabi muna natin to at tingnan muna natin yung nasa laman ng sa pangmaliit na box. Box na may box na may box. Okay, siyempre yung driver natin. Pwede kayong mag-download sa Asus, sa Republic Gamers na website para sa latest na driver nito. Siyempre, yung pinaka-boring na babasahin sa lahat, yung manual. Ano kung sino nagbabasa niyan. Anyway, kung kailangan nyo, ibasahin nyo. Tapos ito naman yung mismo item. So, meron tayong, tadaan, plastic cup. Hindi siya plastic cup, sa totoo lang. Para siya sa mga optical na cable. Alam niyo optical cable, di ba? So, since na itong card, mamaya, pakita ko na lang sa inyo mamaya. Tingnan lang muna natin yung iba accessories. So, meron siyang, kasi kailangan niya ito ng sound card, itong sound card ng power ng 6-pin na power. No? So, kung wala kayo nung available dahil nakakabit sa GPU nyo, pwede nyo gamitin itong accessory na to. Gamit yung power molex ng PSU nyo. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo, control box. Yan. So, pag ginamit yan, parang ganito, nakaharap sa akin. Ganito yan. Yan. Tapos, may volume siya. Na-adjust yung volume. Tapos, meron siyang saksakan ng headphone tsaka ng mic. So, kung gusto yung magkabit ng headphone. Tapos, ito naman, direkta to sa inyong sound card. Tapos, itong dalawang to, ito yung microphone na sinagamit. Kapag gusto nyo, una, katulad sinabi ko sa inyo, pag gusto nyo magsalita ng walang microphone sa headphone nyo, so, pwede kayong masagap niyan yung boses nyo ng 30 degrees na cone. So, sakto. Sakto sa gusto nyo sabihin kahit may noise sa paligid nyo. Ngayon, isa pang pangalawa na purpose din ito, ngayon kung may microphone kayo, built-in microphone kayo sa headphone nyo, ang gagawin nito, yung mic na yon kukunin niya lahat ng noise sa paligid, tapos ialisin niya. Para boses nyo lang talaga yung maririnig ng kakampi nyo. Kapag nasalita kayo through the mic. Okay. Ngayon naman, ay ito na yung tingnan natin yung pinaka-item. Yan, yung sound card. Laki yung sound card ito. Okay. So, as you can see, color scheme ng ROG, red and black. At napaganda ng cover niya, yung shield niya. Oy, by the way nga pala, hindi ito basta nilagay lang dito ah. Hindi ito basta parang ate, oy, lagyan natin ng ganito, ganito yun. Hindi, ito ay EMI shield. Ibig sabihin nun, electromagnetic interference shield to. So, para dahil may mga ibang parts kayo dun sa PC, pwedeng maka-affect yun dun sa, baka interfere yun sa performance ng sound card nyo. So, meron siyang shield. Diba? Galing, no? Tapos meron siyang 6-pin power. Tapos kung gusto nyo i-direkta yung tunog sa mga tag dito, ibang devices nyo, ito naman yung ginagamit. At tapos, PCIe X1 siya. So, pwede din yung kabit to sa X4, sa X8, saka sa X16. Pero mas maganda sa X1. Same lang naman yun. Tapos, tingnan natin likod. Yan. Makikita nyo ngayon lahat ng mga connection na pwede nyo ilagay. Take note, gold-plated lahat sila. So, good quality. Katapos, etong black na to, dito nyo kakabit ito. Yung ROG, etong control box nyo. Tapos the rest is sa inyo na yan. 7.1 nga pala ito. So, lalo na kung movie lovers kayo, speakers nyo maganda. This is the perfect sound card para sa inyo. Tapos pag nakakabit na sa motherboard, ganito ang makikita nyo. Naglalight ito ng red. Okay, tapos sa likod, ito, matte finish na PCB. Okay, so, para makita nyo ulit yung ano, ito yung mga laman yan. Yan. Ay, ito nga pala. Itong, kung napansin nyo, kasi kadalasan, di ba mga sound card ngayon, may optical options kayo na pwedeng isaksak na cable. Lalo na kung yung inyong mga speakers ay sobrang high-end, naka-optical cable pa. So ngayon, wala kayong pagsasaksakan dyan. Ito ngayon yung magagawa nun. Itong, parang adapter na to. Yan. Itong adapter na to. Yan.
Itong adapter na to ngayon, dito nyo sasaksak yung optical cable nyo, tsaka nyo saksak nyo dito. Sa ano? Ito, toto, dito. Saksak nyo dyan. Tara! Pwede na, optical cable. Galing, no? Anyway, so ito ngayon yung final look nyo dun sa sound card ng Sonar Pebus na gaming sound card set from Asus Republic of Gamers. At sana natuwa kayo sa pag-unbox natin, mga Ginoo at Ginang. At sana ay mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana follow nyo din ako sa Twitter. Napaka-loser ko sa Twitter. 33 lang ata ang followers ko dyan. So please, pwede nyo kayong i-follow dun. Pwede ako maulit dun. Tapos Instagram, pwede rin nyo kayong i-follow. Paultan15. Twitter ko, Paultan15 din. Tapos website, paultandesigns.com. Kung nagustuhan nyo yung t-shirt ko, show my shirts ito. Pwede kayo pumunta sa Facebook namin. Facebook.com, show my shirt page. So, like nyo kami. Pwede kayo order ng mga customized shirt katulad nito. Ito na may quality. Ito na may quality. Kikita? Diba? Sobrang pino. Yan. Only at show my shirt. So, order na kayo at sana nagustuhan nyo itong video na to. Maraming salamat mga Ginoo at Ginang.